Hinaga sa Togabos. Narito po ang update sa ating minomonitor na si Bagyong Ulysses. Kanina pong alas 8 ng umaga, from severe tropical storm ay naging isang ganap ng typhoon itong si Ulysses. Huli pong namataan ang mata ni Ulysses sa layong 100 kilometers hilaga ng Viracatanduanes. Taglay na po ang maximum sustained winds na umaabot ng 125 kilometers per hour malapit sa gitna, at yung pagbugso ng hangin umaabot ng 155 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ngayon pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 20 kilometers per hour. Makikita po natin sa ating satellite animation, malawak po yung mga lugar na naaapektuhan ng kaulapan at mga pag-ulan nitong si Ulysses, hindi lang po Luzon, pati rin po dyan sa may bahagi ng Mindanao, ng Visayas. Narito po ang magiging pagkilos ng bagyo sa mga susunod sa 24 oras. So generally, pakanluran po ang kanyang pagkilos. Inaasahan na posibleng mag-landfall ang bagyo dyan sa may Pulilio Islands at sa mainland Quezon mamayang gabi o bukas po ng madaling araw. And in 24 hours, ang mata po ng bagyo ay nandiyan na po sa may coastal waters ng Butolan, Zambales. Dahil po sa inaasahang magiging pagkilos ng bagyo, nagtaas na po tayo ng tropical cyclone wind signal number 3 sa malaking bahagi po ng southern at central Luzon. Nakataas po ang signal number 3 sa southern portion ng Aurora sa mga bayan ng Dipakulao, Baler, Maria Aurora, San Luis at Dingalan. Sa southern portion ng Nueva Ecija sa Bungabon, Gabaldon, General Tino, Laur, Palayan City, Cabanatuan City, Santa Rosa, Peñaranda, Gapan City, San Leonardo, Jaen, San Antonio, San Isidro, Cabiao, at sa eastern portion po ng Pampanga sa Candela, Daba, Arayat, Santa Ana, Mexico, San Luis, San Simon, San Fernando City, Santo Tomas, Apalit, Minalin, Bacolor, Santa Rita, Guagua, Macabebe, Masantol, Sasmuan at Lubao. Nakataas din po ang signal number 3 sa central at northern portions ng Quezon kasama na ang Pulilio Islands. Sa mga bayan po ng General Nacar, Infanta, Real, Mauban, Sampaloc, Lucban, Tayabas City, Sariaya, Candelaria, Dolores, Chaong, San Antonio, Lucena City, Pagbilao, Atimonan, Padre Burgos, Unisan, Agdangan, Gumaca, Plaridel, Pitugo, Makalelon, Lopez, General Luna, Katanawan, Benavista, Ginyangan, Tagkawayan, Kalawag, Quezon, Alabat, Perez, at yung mga bayan po sa Pulilio, Pulilio, Panukulan, Burjos, Patnungan at Humalig, pati rin po sa Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, dito po sa Metro Manila, dyan pa rin sa Catanduanes, Camarines Norte, at sa northern portion ng Camarines Sur, sa mga bayan ng Del Gallego, Ragay, Lupi, Sipokot, Cabusao, Bombon, Calabanga, Tinambak, Siruma, Goa, Lagonoy, San Jose, Garchitorena, Presentacion at Karamoan. Sa mga lugar po sa may Bicol Region at sa may Quezon, nararamdaman na po yung pagbugso ng hangin mula 121 to 170 kilometers per hour. Pero sa ibang bahagi po ng Central and Southern Luzon ay mamaya-maya pa po mararamdaman yung malalakas na mga pagbugso ng hangin. Ang lakas po ng hangin mula 120 to 170 kilometers per hour ay kaya pong magpabuwal ng mga puno at ng mga poste, at kaya ding makasira ng mga istruktura kagaya ng bahay gawa sa light materials. Nakataas naman po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa ibang bahagi ng Aurora, sa central at southern portions ng Quirino, sa Madela, Cabarogis, Aglipay at Nagtipunan, sa central and southern portions ng Nueva Vizcaya, sa mga bayan po ng Casibo, Bambang, Cayapa, Dupax del Norte, Dupax del Sur, Aritao, Santa Fe, Alfonso Castañeda, sa southern portion po ng Benguet, sa Bukod, Itogon, Tublay, La Trinidad, Sablan, Baguio City at Tuba, southern portion ng La Union, sa Burgos, Nagilian, Bawang, Caba, Aringay, Tubao, Pugo, Santo Tomas, Rosario at Agoo, sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac at ibang bahagi po ng Pampanga at Nueva Ecija, sa Batangas, Marinduque, sa ibang bahagi po ng Quezon sa may Bondok Peninsula, sa hilagang bahagi po ng mga lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro, kasama po yung Lubang Island, dyan po sa Paluan at Apredilog sa Occidental, at sa Pola, Victoria, Nauhan, Baco, Calapan, City, San Teodoro at Puerto Galera naman sa Oriental. Sa ibang bahagi po ng Camarines Sur, sa Albay, Sorsogon at sa Tikaw at Burias Islands. 61 to 120 kilometers per hour na pagbugso naman ng hangin ang mararamdaman sa mga lugar na ito. Nakataas naman ang signal number 1 dyan sa Isabela, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra, Ilocos Sur, sa ibang bahagi po ng La Union at ng Benguet. Sa ibang bahagi ng Quirino, ng Nueva Vizcaya, ng Occidental at Oriental Mindoro, sa Romblon, sa ibang bahagi po ng Masbate,
Makati, at sa Visayas naman sa Northern Samar, sa northern portion ng Samar Province sa Santo Niño, Almagro, Tagapulaan, Tarangnan, Calbayog City, Santa Margarita, Gandara, Pagsanghan, San Jorge, San Jose de Buan, at sa Matuginaw, at sa northern portion ng Eastern Samar, sa Maslog, Dolores, Oras, San Policarpo, Arteche, at Ipapad. Ang mga lugar po under signal number 1, makakaranas ng pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. Inaasahan po na in the next 48 to 72 hours, tuloy-tuloy ang pakandurang pagkilos ng bagyo at sa araw po ng Biyernes ng umaga, halos nasa labas na po ng PAR ang mata ng bagyo sa layong 470 kilometers kandura ng Iba, Zambales. Nasa gitna na po yan ng West Philippine Sea. And sa Sabado po ay palapit na yan dyan sa may gitnang bahagi ng Vietnam. Wala na po itong direktang epekto dito sa ating bansa. Ano pang aasahan natin? Kanina napakita ko yung mga lugar na may warning o wind signal. So yun po yung hangin. Ito namang mga pagulan na ating aasahan. Ngayon pong tanghali hanggang mamayang gabi, may aasahan na malalakas hanggang sa matindi at kuminsan ay torrential or buhos na pagulan sa Camarines Provinces at sa Catanduanes. Makakaranas naman po ng katamtaman hanggang sa malalakas at kuminsan ay matinding pagulan sa Albay, Sorsogon, sa Quezon kasama ang Tulilio Islands, Burias at Ikaw Islands. At makakaranas naman ng mahihina hanggang sa katamtaman at kuminsan ay may kalakasang pagbuhos ng ulan dito po sa Metro Manila, sa ibang bahagi ng Luzon at sa Visayas. Mamayang gabi naman hanggang bukas ng umaga, yung malalakas hanggang sa matindi at kuminsan ay buhos na pagulan ang mararanasan sa Camarines Provinces dito po sa Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Bulacan, Pampanga at Bataan. Katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan na kuminsan ay matindi sa Cordillera, Mainland Cagayan Valley Region, Catanduanes, Marinduque, sa hilagang bahagi po ng Mindoro Provinces at sa ibang bahagi ng Central Luzon. At sa ibang bahagi po ng Luzon at sa Visayas naman, mahihina hanggang sa katamtaman at kuminsan ay may kalakasang mga pag-ulan. Itong mga pag-ulan na ating pinapakita ay posible pong magdulot ng mga pagbaha at paguho ng lupa. And as I mentioned earlier by Yusek Solidum, dyan po sa Albay, sa Zambales at sa Batangas, posible ang pagdaloy ng lahar dahil nga sa malalakas at tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Naglalabas po ang ating regional services divisions ng heavy rainfall warning kapag tuloy-tuloy ang mga malalakas na mga pag-ulan at ang ating hydromet division naglalabas naman po ng flood advisories and warnings. Para naman po sa mga pagbugso ng hangin, as mentioned earlier, yung mga lugar po under signal number 3 posibleng makaranas po ng mapaminsalang typhoon force winds. Muli, kaya pong magpabuwal ng mga puno, ng mga poste at makasira ng mga bahay, especially yung mga gawa po sa light materials, ang hangin dala po ni Ulysses. Bawal din po munang pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na sakyang pandagat sa lahat po ng mga baybaying dagat under air. Areas under signals number 3 to 1 sa Kalayaan Islands at sa ibang bahagi po ng Northern Luzon at Eastern Samar na walang warning signal dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ang kalagayan ng mga karagatan. Samantalang naglabas naman po tayo ng storm surge warning number 3. Meron pong aasahan na hanggang 3 metro na taas ng storm surge dito sa ilang baybayin po ng Quezon at Bicol region. So yung sa Quezon po yung nakaharap sa Maylamon Bay at sa ibaba naman yung facing Tayabas Bay at sa northern coast po ng Camarines Norte, Camarines Sur at dyan sa amin sa Catanduanes. Samantalang posible namang hanggang 2 metro na storm surge ang mararanasan sa ibang bahagi po ng Bicol region, sa ilang bahagi ng Mimaropa. Ito po mga baybaying dagat ng Manila Bay at ibang bahagi po ng Calabarzon, Central Luzon, both sides po, east and west, at ilang bahagi po ng Northern Luzon sa may Isabela, La Union at Pangasinan. Ang atin pong pakiusap sa ating mga kababayan na nakatira sa mga baybaying dagat ay makinig po sa instructions ng kanilang LGUs kung kinakailangan na ang paglikas dahil inaasahan po na posibleng maging life-threatening ang taas po ng daluyong pagpasok po sa baybaying dagat. Samantala na ipakita ko kanina na tuloy-tuloy pa rin pong pakanduran ang tinatahak na direksyon nitong bagyo. Ito po ay dadaan dyan sa mga karagatan sa itaas ng Camarines Provinces ngayong hapon at mamayang gabi. Posible rin po doon maapektuhan ng eyewall at ng inner rain bands. Kaya po tuloy-tuloy pa rin yung malalakas na pagbugso ng hangin at malalakas na pagbuhos ng ulan. At muli po, possible ang landfall sa may Pulilio Islands at mainland Quezon between tonight and tomorrow early morning at tatawid po ng Central Luzon
at lalabas ng West Philippine Sea bukas ng hapon itong si Ulysses. Inaasahan pong nasa labasan ng PAR by Friday morning ang bagyo. Pero bago po mag-landfall yan sa Maypolillo, posibleng lumakas pa at umabot sa kanyang peak intensity ng lakas ng hangin 130 to 155 kilometers per hour sa pagtawid po sa Central Luzon dahil sa epekto ng Sierra Madre at Zambales Mountain Ranges. Posibleng bahagyang humina ang bagyo, pero wag po tayong maging kampante dahil nasa typhoon intensity pa rin po yan at yung lakas ng hangin yan kaya pa rin magpatumba ng mga puno at ng mga poste at muli po makapagsira po ng mga istruktura gawa sa light materials. Yan.